narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa himpilang ito. One Nutrition, One Nation. Isang masustahan siyang hapon, mga kanutrisyon. Nandito na naman tayo sa paborito at pinakaabangang programa sa radyo tuwing Miyerkules ng hapon, ang One Nutrition, One Nation. Welcome po sa isang masaya at exciting na episode na talaga namang laging siksik sa kaalaman tungkol sa nutrisyon. Ako po si Jovi Raval, ang Division Chief ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Noong ika-23 po ng Marso ay ginanap ang National Nutrition Awarding Ceremony dito sa Maynila at ginawara ng NNC ang mga piling local government unit na nagpakita ng napakagandang implementation ng kanilang nutrition program. So, aling LGUs nga ba ang kasama? Paano po ba sila napipili itong mga winners natin? And ano yung mga naging bataya, no? Parang Miss Universe din. So, makakasama natin sa hapong ito si Nutrition Officer 3, Miss Jasmine Antandingan. Isa rin po siyang registered nutritionist dietitian ng Nutrition Surveillance Division ng National Nutrition Council. At ibabahagi po niya ang kanyang kaalaman ukol sa monitoring at evaluation ng local nutrition programs, lalong-lalo na yung mga local na pamahalaan at mga piling local nutrition workers. Mapapakinggan po din natin mamaya ang pinakahuling ulat sa nutrisyon at ang isang masarap at masustansyang recipe of the week mula sa ating One Nutrition reporter at recipe princess CJ Aguinaldo. Para pa rin po sa ating flash report segment, makakapanayam natin ang hinirang na National Outstanding Municipal Nutrition Program Coordinator na si Mr. Benzar M. Sam ng munisipalidad po ng Maco, Davao de Oro, at ibabahagi po niya sa atin ang kanyang kaalaman kung paano siya ang nahirang sa award category na ito. Excited na po ba kayo? Tutok lang po dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation pagkatapos ng ilang masustansyang paalala. Ipinakikilala ang kampiyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1, kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Alimbawa, sa protina may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Eh kung halo-halo? Ah, ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. At nagbabalik tayo dito pa rin sa One Nutrition, One Nation para po sa pinakahuling ulat sa nutrisyon. Andito ang ating One Nutrition reporter CJ Aguinaldo. Ano ba ang dalamong balita para sa amin ngayong hapon? Magandang hapon, Miss Jovi. Matagumpay na ginanap ang 2021 National Nutrition Awarding Ceremony noong ika-23 ng Marso upang kilalanin ang mga siyam na local government unit na nagpamalas ng kakaibang galing at dedikasyon pagdating sa implementasyon ng nutrition program sa kani-kanilang lugar. Kasama rin sa mga kinilalang outstanding nutrition focal points, ang provincial at city nutrition action officers at district at municipal nutrition program coordinators. Ito ang kauna-unahang awarding ceremony na ginanap sa loob ng 2 taon mula nang dideklara ang COVID-19 pandemic sa buong bansa noong 2020. Nakamit ang 2019 Nutrition Honor Award ng Manolo Fortich sa lalawigan ng Bukidnon sa Region 10 at Tagum City, Davao del Norte mula sa Region 11. Ito ang pinakamataas na karangalan sa Nutrition Program Management. Nagpasalamat naman si Mayor Clive Kino ng Manolo Fortich sa mga kasamahan sa Municipal Nutrition Committee, lalo na sa mga barangay nutrition scholars sa kanilang ambag upang makamit ang pinakamataas na uri ng award pagdating sa larangan ng nutrisyon. Nagparating din ng pasasalamat sa pamamagitan ng recorded message si Mayor Alan Relion ng Tagum City. Kinilala naman bilang second year crown maintenance awardee ang Vegan City,
Tublay, Benguet, Mabalacat City, Pampanga, Talavera, Nueva Ecija, Binian City, Laguna, at Misamis Occidental Province. At ang Cagayan de Oro City naman ay nakuha ang First Tier Crown Maintenance Award. Nagkamit bilang National Outstanding City Nutrition Action Officer si Ninita Rabe ng Cagayan de Oro City. At Benzar M. Sang mula Maco, Davao de Oro bilang National Outstanding Municipal Nutrition Program Coordinator. Hinirang naman si Grace C. Hardin ng Sorsogon sa Bicol Region bilang National Outstanding District Nutrition Program Coordinator at ang National Outstanding Provincial Nutrition Action Officer si Pinaw Marichu G. Tihing ng Misamis Occidental. Mula sa 47,000 BNS sa buong bansa, nang ibabaw naman si BNS Aurelia Aguilar mula sa Barangay Waki No. 3, Luna, La Union, bilang 2019 National Outstanding Nutrition Barangay Nutrition Scholar. Naghatid ng keynote message si Senator at Chair ng Committees on Local Government and Urban Planning, Housing and Resettlement, Francis N. Tolentino. Ani niya, mahalaga ang collaboration at pagpapakumbaba sa bawat miyembro ng pamayanan upang labanan ng malnutrisyon. Pinaalala din niya na huwag ikumpara ang kalagayan ng nutrisyon sa isang lugar kung hindi gayahin ang mga good nutrition practices ng mga ito. Nagparating din ng maikling mensahe via recorded video si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa naturang event. Iyan, Ms. Jovi, ang aking dalang balita. Maraming salamat, report One Nutrition Reporter CJ, sa hatid mong balita. So congratulations po sa ating mga local government unit at local nutrition focal point winners. Sana po ipatuloy kayong magbigay ng inspirasyon sa iba pang LGUs at nutrition workers. Manatili lamang po kayo nakatutok dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation matapos ang ilang paalala. Ang kampiyon ng 10 commandments! Mangmoy, caller sa line 1! Hello! Mangmoy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. One Nutrition, One Nation. Nakikinig pa rin kayo dito sa One Nutrition, One Nation. Kaugnay pa rin po ng ibinalita namin kanina tungkol sa National Nutrition Awarding Ceremony. Paano nga ba pinipili ang mga LGUs at nutrition workers sa iba't ibang kategorya ng award? So ano-ano po ba yung mga outstanding programs ng mga local government unit winners para sila ang mahirang na Nutrition Honor Award or Crown Awardees or Consistent Regional Outstanding Winner in Nutrition. Para sagutin po yan, makakasama natin bilang resource person si Ms. Jasmine Ann Tandingan, ang Nutrition Officer 3 ng Nutrition Surveillance Division ng National Nutrition Council. Magandang hapon sa iyo, Ms. Jas, at welcome back dito sa One Nutrition, One Nation. Magandang hapon po, Ms. Jovi, at magandang hapon po, mga kanutrisyon. Masaya po ako at nandito muli para sa inyong lahat. Ayun. So, finally, meron na tayong National Nutrition Awarding Ceremony. Pero, at congratulations sa mga nanalo, no? Pero bago ang lahat yan, siguro bigyan natin ng background yung ating mga tagapakinig. So, paano ba namomonitor at na-evaluate yung mga lokal na pamahalaan sa larangan ng nutrisyon? Taon-taon ay nagsasagawa ang National Nutrition Council
Council at mga local nutrition committees ng mga lokal na pamahalaan ng monitoring evaluation ng local nutrition program. So ang tawag natin dito ay Monitoring and Evaluation of Local Level Plan and Implementation Protocol o MELPPRO. Ayan. So sa mahabang panahon, ito ay ginagawa natin since 1970s hanggang nagkaroon ng konting konting pagtigil nung tayo ay nagkaroon ng pagbabago sa pamahalaan. So nag-resume tayo nung 1992. Tapos sa mahabang panahon ginagamit natin ang MELP. Ito ang ngayon ang predecessor ng ginagamit natin ngayon na MELPPRO. Ayan. So yun lang naman pagkakaiba niya, MELP tsaka MELPPRO. So yun. Yun po Ms. Ruby. So yun yung paraan paano na-evaluate, no? So ano ba yung mga tinitingnan pag nag-evaluate ng mga lokal na pamahalaan? Oo. Sa MELPPRO, meron tayong anim na dimensions na tinitignan. So, sa lokal na pamahalaan. Unang-una, tinitignan natin yung kanilang vision, mission. So, nakapaloob dito, titignan natin yung kanilang mga plano, yung kanilang annual investment program, at saka yung kanilang comprehensive development plan. So, gusto nating malaman, kasama ba yung nutrition? Ang nutrition nutritional well-being ng mga citizens doon sa kanilang plano, sa kanilang budget, at saka sa kanilang overall plan for development. So, yun. So, yun yung una. Una pa lang yun. So, yung pangalawang dimension, tinitignan naman natin yung kanilang mga policies. So, nutrition policies. So, tinitignan natin yung mga pambansang mga batas na meron tayo, kung naisasagawa ba nila yon sa ating mga lokal na pamahalaan. Tapos, tinitignan rin natin ang ating mga governing board resolutions, mga NNC governing board resolutions, kung paano din ito isinasagawa sa kanilang, kanilang mga LGUs. So, ang pangatlong dimension naman po, tinitignan natin ang governance and organizational structure. So, dito naman, titignan natin, meron ba silang nutrition office? Meron ba silang mga tao or human resource na nilagay para magsakatuparan ng lahat ng mga planong pangnutrisyon? So, yun po yung kasama sa ating governance and organizational structure. Pang-apat naman, yung ating local nutrition committee function management. So, dito tinitignan natin yung iba't ibang aspeto in terms of nutrition program management. So, nandun yung nutrition assessment, planning, monitoring and evaluation, resource generation, at capacity building. So, yan. Ang panglimang dimension naman po, nandun naman ang nutrition service delivery. So, dun po sa ating MELPPRO, ito yung pinakamahaba or pinakamaraming aspetong tinitignan. Kasi dito na natin tinitignan yung mga programa ng Philippine Plan of Action for Nutrition. So, tinitignan natin kung paano ito isinasagawa sa local government, so ng lokal na pamahalaan. Tapos, ang pinakahuli at at isa sa mga importanteng dimension din naman ay ang change in nutritional status. So, dito natin malalaman kung sa lahat-lahat ng ginagawa natin ng mga inisyatibo para sa nutrition, ito ba ay nakakatulong sa overall nutrition situation? Ibig sabihin, napapababa niya ba ang malnutrisyon doon sa lokal na pamahalaan or nababawasan ba ang mga bata na malnourished? Ayan. So, yun po ang anim na dimension na tinitignan natin sa MELPPRO. Ang dami palang tinitignan. Kaya, kung ako LGU, ay, parang ano, ang hirap, ano, maging talagang winner, no? O manalo. Speaking of which, ano ba yung mga awards na maaari nilang panalunan kung maganda yung kanilang performance based dun sa kanilang evaluation? Meron lang tayong para sa mga sa local level, unang-una, kailangan muna nilang makakuha muna ng green banner seal of compliance. So, yan yung sa unang tatlong taon. Tapos, dun sa ikatlong taon na maging green banner seal of compliance recipient sila,
sila ay magagawa rin na ng consistent regional outstanding winner in nutrition. So yan na yung unang taon na magkakaroon sila ng award. Tapos po noon, matapos ang unang tatlong taon na pagiging outstanding performer sa nutrition, sa local at saka sa regional level, akit na po sila sa national level. So ito na po yung kaya tayo nagkaroon ng National Nutrition Awarding Ceremony. Ano? So ang una po dito ay ang first year consistent regional outstanding winner in nutrition maintenance award o first year crown maintenance award. At ang susunod po noon, sa susunod na taon naman, pag sila'y pinalad na makuha nila yung first year crown maintenance award, magiging contender naman sila sa second year crown maintenance award. So ibig sabihin, dalawang taon po nilang na-maintain ang kanilang crown award. At sa ikatlong pagkakataon po na maging outstanding ulit ang kanilang performance kasabay ng mas mataas na score na makuha nila sa MELPI Pro, ito na po yung Nutrition Honor Award. So sa ngayon, ito po yung pinaka-highest na award or pinaka-mataas na parangal na meron tayo para sa lokal na pamahalaan sa larangan ng nutrition. So ilang taon ang kailangan nilang bunuin, ano, yung palang green banner? Tatlong taon, no? And then, pag nanalong crown, hanggang NHA, bali total na siyam na taon. So, mm-hmm. Parang, kumbaga, kung first termer, second term, a third time mayor, no? Yung buong run mo hanggang tatlong terms, no? So, napakahirap din pala talaga na maging manalo dito sa ating mga awards, no? So, finally, no, nagkaroon na tayo ng awarding ngayong March, no? So, sino-sino ba yung mga LGUs na nanalo at anong mga categories ng award na ito? So, yung una po, para po sa 2021 National Nutrition Awarding Ceremony natin na ginawa natin ngayong March 2022, ang nanalo po ay para sa first year crown maintenance, andyan po ang Cagayan de Oro City. So, nag-iisa lang po siya, no? Yung para naman po sa second year crown maintenance, ito medyo madami-dami sila. Yan po ay Vigan City, Tublay, Benguet. Ayan, ang Mabalacat City po sa Pampanga, Talavera, Nueva Ecija, Binian City sa Laguna, and the province of Misamis Occidental. So yan po ang ating second year crown maintenance awardees. At ang Nutrition Honor Awardees naman po natin, meron po tayong dalawa, Manolo Fortich sa Bukidnon at Tagum City sa Davao del Norte. Yan, sila po yung mga awardees natin na in-evaluate po natin yung kanilang 2019 performance. Talagang piling-pili din lang, ano? So, aside, ano ba yung nakuha nila bilang award? Meron silang trophy? May cash din ba? Opo. So, bukod po sa ang ating first year and second year crown maintenance awardees, meron po silang certificate and meron din po silang cash awards. So, ang first year crown maintenance award, meron po siyang 100,000 pesos. Tapos, ang second year crown maintenance awardee naman po merong 200,000 pesos. At of course, ang ating nutrition honor awardee ay merong 1 million pesos. So, yan. Maaari po nilang gamitin ang kanilang cash award sa iba't iba pang initiatives para mas mapabuti pa po ang kanilang local na nutrition program. Well, sa ibang LGUs, parang hindi naman masyadong malaki yung prize, pero sa iba din naman, malaking bagay na rin yan. At least, dagdag sa kanilang pondo para sa kanilang nutrition program. Alright, so, umpisa pa lang yan. Marami pa tayong pag-uusapan. Kaya, break muna tayo, Ms. Jazz. At para sa ilang masustansyang paalala sa mga ka-nutrition, stay tuned lang po at magbabalik ang One Nutrition, One Nation.
Mangmoy, nandito si Aling Otsit. Kamusta po? Eto, si Tentay Shetty na kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang Kumainment number 5. Uminom ng gatas at kumain na ibang pagkain mayaman sa kalsyum. Siyempre, pero kaya ako narito. Baka gusto nyong bumili ng Dilis. Yung palang naamoy ko. Dilis, mayaman sa kalsyum yan. Isang tabo nga yan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Mangmoy, kailan ba hugas ang maigi ang gulay? Eh, lulutuin rin naman. Elmer, itong repolyo mo kamalinis pero tignan mo mga singit-singit. Nyik! Sabi ng Kumainment number 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Alam mo ba, naospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo! Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. At nagbabalik po tayo dito sa One Nutrition, One Nation. Una nating tinalakay po kung ano-ano yung mga awards na ginagawad ng National Nutrition Council sa mga lokal na pamahalaan na may magandang performance o yung outstanding performance sa kanilang mga nutrition programs at paano sila napipili, no? At alamin naman natin yung kanilang mga good practices. Kasama pa rin natin si Ms. Jasmine Ann Tandingan, ang Nutrition Officer 3 ng Nutrition Surveillance Division ng NNC, kung saan sila po yung mga in charge, yung division nilang in charge sa evaluation. So, nabanggit na natin yung mga LGUs kanina, no? At for the first time, meron na ring award dun, hindi lang sa LGU, but sa tao mismo, no? O yung tinatawag na Local Nutrition Focal Points. Ano ba yung mga awards na ito? Salamat, Ma'am Juvia, no? O tuwang-tuwa po ang National Nutrition Council dahil sa unang pagkakataon, bukod po sa mga barangay nutrition scholars, ay makakapag-award na rin, or nakapag-award na rin po ang National Nutrition Council sa nakaraan nitong awarding ngayong March ng mga local nutrition focal points. So kasama po dyan ang ating Provincial Nutrition Action Officer, ang ating City Nutrition Action Officer, District Nutrition Program Coordinator, at saka Municipal Nutrition Program Coordinator. So, ang awards po ay para sa National Outstanding Provincial Nutrition Action Officer, National Outstanding City Nutrition Action Officer, National Outstanding District Nutrition Program Coordinator, tapos National Outstanding Municipal Nutrition Program Coordinator. So, yan po yung nadagdag sa ating mga awards para sa ating National Nutrition Awarding Ceremony. So, aside from the taunang ginagawa na natin na Barangay Nutrition Scholars, kasama na yung mga taong talagang nagpapakahirap din, no, para sa nutrition program, yung mga NAS, mga nutrition program coordinators. So may mga ano rin ba yung mga criteria or paano rin ba sila napipili? So kagaya po sa ating local government units, MELPI Pro din po ang ginagamit natin sa kanila. Ang pagkakaiba lang, imbis na dimensions ang tinitignan po natin kanina, ang tinitignan po natin naman ay ang kanilang performance ng kanilang functions. So, ibig sabihin, titignan natin yung kanilang performance in terms of coordination, advocacy, promotion, monitoring and evaluation, capacity building, resource generation. So, yun po yung mga tinitignan natin. Tapos, base po sa iba't ibang criteria, binibigyan po natin ng score sila doon. Tapos, meron din pong interview para sa ating mga local nutrition focal points. So, bahagi po noon magagaling sa kanilang MELPI Pro na score dun, based doon sa kanilang score sa kanilang mga functions at saka may meron din pong konting bigat based doon sa kanilang interviews. Ito naman ay mas malalim na pagkilala, no? Gusto po nating makilala ng konti pa yung ating mga local nutrition focal points. So, yun po, interview tsaka yung kanilang MELPI Pro score.
Parang kinakabahan ako pag ako siguro yung ano, i-interviewin. Ang tawag nila, Ma'am Jovi, parang Miss Universe daw, ano, yung kanilang questions. Kasi binigyan sila ng 5 questions. Wala naman time limit. Basta nais lang natin marinig yung kanilang mga saloobin, yung kanilang mga experiences, para mas makilala natin sila. Ako, yan yung mga I believe. I believe moment. Mm-hmm. So, sino-sino yung mga nanalo na for the first time meron na tayong ganitong award? Yan. Sige po. So, ang kauna-unahan nating winner sa National Outstanding Provincial Nutrition Action Officer ay mula po sa probinsya ng Misamis Occidental. So, ito po ay si Miss si Pinaw Marichu Gonzalez Tihing. Ayan. Siya po ang ating first ever National Outstanding Pinaw. Ang ating first ever National Outstanding City Nutrition Action Officer naman ay mula naman po sa Cagayan de Oro City. So, siya naman po ay si Ginang Nenita Rabe. Ayan. Tapos, ang ating kauna-unahang National District Nutrition Program Coordinator naman ay sa katauhan ni Miss Grace C. Hardin from the province of Sorsogon. Tapos, ang ating National Outstanding Municipal Nutrition Program Coordinator naman ay nagmula naman po sa Maco, Davao de Oro sa katauhan ni Mr. Ben Zarsam. Ayan. Tapos, syempre, ang ating National Outstanding Barangay Nutrition Scholar naman ay nagmula sa La Union. Sa katauhan naman ni BNS Aurelia Aguilar o si BNS Auring. Ayan. So, yun po. Bali, ang winners po natin ay mula Region 1. Tapos, meron pong nanggaling sa Region 10. Tsaka po sa Region 11 at sa Region 5. Ayan. So, congratulations dun sa mga nanalo din. Ano? And, ano, may mga cash prize din ba sila? Meron din po. Pero, syempre hindi po siya kapantay nung sa local government units. Ito po ay bilang token sa kanilang patuloy na pagsiservisyo at mahusay na pagserbisyo ano para sa lokal na programang pangnutrisyon ng kani-kanilang bayan ano. So ang ating National Outstanding Provincial Nutrition Action Officer ay nagawaran ng syempre meron po tayong medal ano po sa local governments meron tayong trophy or certificate, dito naman po medal plus cash award na 70,000 pesos. Tapos ang ating National Outstanding City Nutrition Action Officer naman meron siyang 60,000 pesos. National Outstanding District Nutrition Program Coordinator meron po siyang 50,000 pesos. And for Action Program Coordinator, meron siyang 40,000 pesos. And of course, ang ating National Outstanding Barangay Nutrition Scholar, ang pinaka-frontliner, yung mga barangays, meron naman siyang 150,000 pesos. Ayan. So, medyo malaki-laki naman po bilang token para sa kanilang mahusay na paglilingko. Ang pinakamalaki pala ay yung sa Barangay Nutrition Scholar. Sabagay, kasi ang BNS hindi naman talaga empleyado no, ng lokal na pamahalaan at their mga talagang volunteers, no? Mm-hmm. Yung mga BNS. So, ayan. So, congratulations dun sa mga nanalo this year. And Miss Jazz, ano ba yung inaasahan pa natin sa mga susunod pa na evaluation ng local nutrition program? Well, hopefully, ay gustong-gusto na po namin sana makapagbalik ano, sa field para sa ating pag-conduct ng ating MELPI Pro. At tuloy-tuloy lang po ito, taon-taon. Sabi nga, kauna-unahan na yung ating mga in-award na local nutrition focal points. So, tuloy-tuloy po ito. And inaasahan po natin na mas marami pa po ang maka-participate na mga nutrition action officers, mga
District Nutrition Program Coordinators and syempre ang ating mga barangay nutrition scholar. Kasi syempre ang lokal na pamahalaan din, I'm sure naghahanda po sila din ng kanilang recognition para dun sa mga outstanding nila. Pareho na rin po sa region. Kasi Ma'am Jovi, bukod sa national, meron din po ito syempre mga regional outstanding. Ano? So, yun, abangan po nila na as we go on with our new normal, ay mag dadami na po or mas magiging ano na po siya, mas magiging madami na yung ating makakaparticipate na mga local nutrition focal points at local government units. Ayan. Oo, sana nga, no, Ms. Jazz. Kasi dati talagang ako rin, sumasama pa ako, no, nag-evaluate sa kung saan saang mga lugar all over the country. And dahil nga sa pandemya, naging virtual na lang din yung evaluation, di ba? Medyo naging challenge po siya sa practical exam for our barangay nutrition scholars. So yun po yung medyo naging challenge. So pagbalik po natin sa field, hopefully mas magiging ano na po tayo, wala na po mga connection problems, ganyan, na mga habang ini-interview na mute, mga ganon. So ano na po tayo, face to face. So hopefully ganun na siya. Oo, so sana nga, no, the sooner that we go back sa new normal na natin ay mapagpatuloy natin itong pag-evaluate, no, yung sa pamamagitan ng MELPI Pro. Alright, maraming salamat, Ms. Jazz, para sa makabuluhang impormasyon na ibinahagi mo sa amin, lalong-lalo na ang role ng National Nutrition Council sa pag-evaluate at pag-recognize ng mga lokal na pamahalaan. Sa mga ating mga kanutusyon na nakikinig, siguro encourage nyo rin yung inyong mga LGUs, no, na gandahan din para maging winner din sa nutrition. So, bago tayo magtapos, Ms. Jazz, meron ka bang panghuling mensahe para sa ating mga nutrition? Ayan. Thank you, Ms. Jovi. So, unang-una, congratulations po sa lahat ng mga nanalo. Salamat po sa lahat ng inyong mga efforts. Alam natin na medyo nagtagal po ano bago natin na isagawa ang National Nutrition Awarding Ceremony. Pero, maraming salamat po sa lahat ng inyong mga naging accomplishments at sa mga magiging accomplishments niyo pa kahit nanalo na po kayo. At sa lahat po ng iba pa nating mga kanutrisyon, patuloy din po nating suportahan ang local nutrition program at ang inyong mga local nutrition focal points para mas ma-inspire din po sila na mas galingan pa or mas maging mahusay ang kanilang pag-i-implement ng mga nutrition programs. At makita nyo rin po sila sa mga susunod na National Nutrition Awarding Ceremony. So, yun lang po, Ma'am Jovi. Maraming salamat. Alright, maraming salamat, Ms. Jazz. And good luck also sa inyo at sa Nutrition Surveillance Division. Sana ay tuloy-tuloy na itong ating recognition. Alright, maraming salamat, Ms. Jazz. Thank you at magandang hapon po sa inyong lahat. Alright, napakinggan po ninyo ang aking panayam kay Ms. Jasmine Antandingan, ang Nutrition Officer 3 ng Nutrition Surveillance Division ng NNC at tungkol po sa ating mga naging nutrition champions, no, through the MELPI Pro. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Narito na tayo sa Commandment number 8, Manghoy. Hinay-hinay sa pagkaing mahaalat, mamantika at matatamis. May tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chicherya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanay na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Manghoy! Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH.
Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang First 1,000 Days, isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. One Nutrition, One Nation. Eh, nakatutok pa rin kayo dito sa One Nutrition, One Nation, na hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Kayo po ay napakikinggan sa 50 community radio stations mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Makakasama natin po ngayong hapon si Municipal Nutrition Program Coordinator Benzar M. Sam, ang hinirang the National Outstanding Municipal Nutrition Program Coordinator na ginanap po nung nakarang National Nutrition Awarding Ceremony, at ibabahagi po niya sa atin ang inspirasyon niya at kaalaman kung paano niya nakamit ang award na ito. So, masustansyang hapon sa iyo, Benzar, ito si Jovi Raval, at welcome dito sa One Nutrition, One Nation. Magandang hapon din sa inyo, ma'am, sa lahat po ng nakikinig po. So, magandang hapon at salamat po sa inyo lahat. Ayan, so welcome, no, Benzar. So, una muna, congratulations sa'yo sa pinakaunang natanggal na Municipal Nutrition Program Coordinator. So, ano ang feeling mo ba na sa iyong pagkapanalo? Para sa akin po is, okay po, at least nakita nila po yung gaano kahirap, nakita nila yung binigyan kami ng mga recognition ng mga coordinator na nag-implement ng mga pang-nutrition sa buong Pilipinas po. So, big thanks po talaga na may mga ganun na mga awards sa amin, kasi noon is mga BNS lang naman po noon. So, ngayon is may mga coordinator na at ako ang kauna-una po nanalo po sa ganun na prestigious na award po. Wow! So, congratulations. So, may bahagi mo ba sa amin yung bakit kaya ikaw yung hinirang na Municipal Nutrition Program Coordinator? Para sa akin, kung bakit ako ang nahirang naging Municipal Nutrition Coordinator, Outstanding Municipal Nutrition Coordinator is, first and foremost, is nagtatrabaho pa ako ng walang anong kapalit. Natatrabaho pa ako na isinapuso ko po. At may mga innovations kami na pang ang nutrition program ng Municipality of Mako is pangkalahatan. Kumbaga, from womb to pump po yung nutrition program dito po sa amin. And yun na nakita ko po na parang may mga innovations na example ng mga best practices namin. Pumupunta kami sa mga GIDA areas, yung mga far-flung areas, red area namin na hindi napuntahan ng mga government, para makita dun sa mga tao na may gobyerno pala sa kanila, tutulong sa kanila po. So, when you say mga innovative programs, pwede ka ba magbigay ng mga examples? Ano ba ito? Ano ba ang mga ito? Sa akin po, the best example po dito po is yung egg program po namin dito sa local government unit of Mako po. So, may egg program po kami is may mga beneficiary po kami naman para sa mga buntis, sa mga lactating mothers, at sa mga malnourished po. So, before yun nakandak ng egg program is ginadakan namin yan ng parang survey or isang trial pa muna ng isang barangay. So nakita namin, is it effective? Inipimulate na namin sa 37 barangays. A program is ang nag-ano yan, isang UP po. So sa amin, is isa din yan sa aming mga best practices. Number two is yung tinatawag namin na Pasko Festa sa Nutrisyon. Yung napunta kami sa mga red areas, no, yung mga far-flung areas, na nagbigay kami ng mga food packs, no, food packs para sa mga malayong lugar na ilang oras ng araw maglakad lang po para pumati lang sila ng mga tulong pang nutrisyon. Yun ang mga best practice namin din.
marami pang iba, nag-income generating din kami dito. Dahil na yung hindi pa yung, wala pang pandemic, may mga Zumba for a Cause, para po may proceeds po kami, may pera kaming pang nutrition. Alala na po natin yung, hindi po yung enough talaga ang budget ng nutrition. So may income, nag-income generating kami, nagpa-Zumba, kahit na ano lang ginagawa namin para po na may suporta, may pera ang nutrition program. And of course, pumupunta kami sa mga stakeholders namin dito, yung mga stakeholders namin, yung mga NGOs namin, para tutulong sila. Kasi alam po natin po, ma'am, na kung magtutulungan po tayo, eradicate or ma-minimal yung mga malnutrition po. So that's one po yung ginagawa namin dito sa LGU of Macro. Of course, hindi yan nagawa po, ma'am, kung wala po ang 100% na tulong ng aming mabutihing mayor, Honorable Alvera Berica Arimando, at sa aming Vice Mayor po, Arthur Carlos Walter Arimando, na sila po yung mga author ng nutrition dito sa aming sa lungsod ng Maco po. Ayun. So, dyan sa Maco, no, usually kasi meron ding MNOW, ikaw bilang Municipal Nutrition Program Coordinator, at saka mga BNS, no. So, paano yung pakikipag-ugnayan mo sa MNOW, sa mga BNS, saka yung iba pang members ng Local Nutrition Committee? Magkakanda po kami ng meeting, no? Municipal Nutrition Council meeting ng MNC. So, inipresent namin yung mga status ng Operation Timbang, status ng mga buntis na marami ng na high risk na sila, para mapaplanuhan talaga namin. So, ipresent namin yan, so magpaplano kami. Yan yung ginagawa namin. Then, nag-invite kami ng mga NGOs para tutulong din sa amin. Doon naman sa mga workers, yung mga business natin, we capacitate natin sila, ginandakan natin ng mga trainings, no? In fact, ang MACO po is may Barangay Nutrition Emergency Plan, Action Plan na yan sila, kasi nagkakandakt talaga tayo ng training. Alam po natin na maganda talaga kapag we will equip muna natin ang mga health workers para po hindi tayo maghirapan po sa pagdating ng panahon po. Ayun. So, ang ganda ng mga pagkakasalaysay mo, no? Tsaka, yung nakikita mo na hindi lang ikaw, talagang sama-sama, no? Yung pagkilos ninyo dyan sa nutrition. Siguro po bang huling tanong, ano pa yung mga ibang plano din ng pamahalaan ng MACO para lalo pang mapaganda ang nutrition program nito? Since na po is palapit na po matapos ang PIPAN o Philippine Plan Action for Nutrition, kasi matatapos na yung 2022, is magawa naman lahat ng mga program natin para nutrition specific and nutrition sensitive, gawa natin ang program. Coordinate tayo ng iba't ibang agency para po ma-full blast. May strengthening pa natin ang nutrition program po para po na makakam up tayo ng maganda mga programa dito sa amin po. So, yun ang ginagawa namin para po, alam po natin na ang nutrition is hindi lang ito para sa kalusugan. Kasi mayroon tayong inter-agency po, no? Inter-agency na tututok sa programa ng pangkalusugan, tututok po sa para sa kahirapan, tututok po sa poverty reduction ng aming local government mask po. Siguro pang huling note, na curious lang ako. On a personal note naman, can you tell us a background on your na sayo, no? So, ano yung mga katangian mo? Ano ba yung may profession ka ba? Isa ka bang nutritionist? Ano? Actually po, ma'am, nagsusumula po ako bilang isang utility worker po ng local government unit of MACO po. Isa din po akong teachers. Nakatapos din ako ng bilang isang midwife or kumadrona po. So, kahit po hindi po ako isang nutritionist and dietitian po, kaya ko po na makipag-compete sa kanila. Kasi po, alam ko po na mahirap magdala ng isang programa na hindi mo angkop sa iyong profesyon. But pa sa akin is hindi po yun yung saklaw o hindi yan parang babag sa akin kasi maaralan natin ang nutrition program, kung nasa puso lang, sa puso nyo po ang programa, hindi tayo mahiya magtanong-tanong sa mga kasamahan natin. Yun po yung ginagawa ko po. Kasi nagsimula po ako
from the utility at ngayon po ako na po yung isang midwife po. Midwife po na po ako ngayon dito at dinisigit po ako nila na sabihin po municipal nutrition coordinator po. So, yun ang maganda pong ang aking buhay dito sa nutrition po. And very supportive naman po yung ang mayor namin, yung vice mayor, yung mga SB namin. In fact, may mga resolution or ordinances na ipa-approve namin doon sa kanila, mag-public hearing, ipatawag nila ako. So, in-explain ko din sa kanila kung bakit kailangan natin yan. Example, the breastfeeding, no, yung breastfeeding room. So, dito po sa amin, may breastfeeding room na po yan. Ano daw purpose ng breastfeeding room? Bakit kailangan pa daw yun? So, inanong na po sa kanila kung ano talaga ang kalagan sa mga ganun po. And nag-response naman din sila po. Yan. Maraming salamat, Bensar. No? I can see why ikaw ang hinirang na National Outstanding Municipal Nutrition Program Coordinator. Kasi halatang-halata na tagos sa puso yung iyong paglilingkod. So again, congratulations. Meron ka bang mensahe sa mga kapwa mo rin na Nutrition Program Coordinator sa lokal na pamahalaan? Ang mensahe lang kulang po is magtatrabaho tayo nasa isa puso natin. Hindi tayo mahiya maglapit-lapit sa mga stakeholders natin. So, kasi alin po natin na ang nutrition is hindi lang ito isang tao maglalaban. Mas magandang lalaban ng nutrition is maramihan po tayo. Kaya po, sinasabi ko po palagi na sasama-samang kilos, malnutrition ay malulutas. Wow. Oh, nice. Well said. So, maraming salamat sa'yo, Bensar. And of course, once again, congratulations. And sana ipagpatuloy mo ang iyong good work dyan sa Maco Davao de Oro. Okay. Maraming salamat. And good afternoon at good luck muli sa'yo. Mga ka-nutrisyon, susunod na ang paborito ninyong recipe of the week. Ihahatid yan sa atin ni Recipe Princess CJ sa pagbabalik ng One Nutrition, One Nation. Walang mintis ang pagpupab breastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. One Nutrition, One Nation. Welcome back sa One Nutrition, One Nation. Narito na po ang hinihintay ninyong recipe of the week. Ano ba ang inihanda mo para sa amin ngayon hapon, Recipe Princess CJ? Masustansyang hapon, Miss Jovi. Isang masarap, masustansya at nakabubusog na recipe ang hatid ko para sa inyo, mga ka-nutrisyon. Samahan niyo akong ihanda ang Hawaiian Veggie Sagata. Before anything else, food safety reminder muna, bago at pagkatapos magluto, ugaling maghugas sa mga kamay nang hindi bababa sa 20 segundo gamit ang sabon at malinis na tubig. Ikalawa, para sa mga ingredients na gagamitin, tiyaking narinis silang mabuti pati na rin ang mga gagamiting mga kasangkapan sa pagluluto at ikatlo, linisin din mabuti ang lugar na paglulutuan. Ngayon ay ready na talaga tayong magluto. Simulan natin sa mga ingredients kakailanganin natin sa pagluluto ng Hawaiian Veggie Sagata. Ang mga sangkap ay isang tasa ng gata ng niyog, 2 tasa ng pineapple tidbits de lata, pinatiktik at itabi ang siro, 1 tali ng kangkong, 1 tali ng dahon ng malunggay, 1 piraso ng sibuyas, hiniwa, 2 kutsarita ng iodized salt, 2 kutsara ng mantika. At para naman sa paraan ng paggawa, una, igisa sa mainit na mantika ang sibuyas. Ikalawa, idagdag ang gata, pineapple syrup at pineapple tidbits. Hayaang kumulo hanggang sa lumapot. Ikatlo, idagdag ang mga gulay at lutuin sa mahinang apoy ng 2 minuto. At ang ika-4, timplahan ng iodized salt ayon sa iyong panlasa. Hango ito sa mga lutuing gulay. Simple, mura at masustansya ng National Nutrition Council. Ang recipe na ito ay makakagawa ng 3 tasa.
At yan ang aking recipe for the week, Miss Jovi. Maraming salamat, Recipe Princess CJ. Hindi lang po matipid at masarap, talagang masustansya pa ang reseping dala mo. So, subukan nyo na po yan mga nutrition sa susunod ninyong pagluluto. Naririnig nyo, nagluluto si Mang Moy. Ginis ang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa commandment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Strikto si Mang Moy kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Tapos na naman po ang isang oras ng masustansyang episode ng One Nutrition, One Nation para sa linggong ito, no? Isang oras po ng programang sana ay nakapulutan ninyo ng mga bagong kaalaman tungkol sa pagpapanatili ng maayos ang ating kalusugan at tamang nutrisyon. Maraming salamat muli sa ating resource person na si Miss Jasmine Antandingan ng Nutrition Surveillance Division ng NNC. And of course, nagpapasalamat din tayo kay Mr. Ben Zarzam ng Maco Davao de Oro, ang hinirang na National Outstanding Municipal Nutrition Program Coordinator para sa pagbabahagi po niya ng kanyang mga ginawa, no, good practices kung bakit siya ang hinirang na National Outstanding Municipal Nutrition Program Coordinator. So, isa po siyang inspirasyon na nagsimula bilang utility worker at then naging midwife and na-designate na MNPC. Yan. Nais ko rin pong pasalamatan si One Nutrition Reporter at Recipe Princess CJ Aguinaldo at ang ating production staff na si Rocky Cordero. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy ninyong makikinig at pagsuporta sa One Nutrition, One Nation. May nais po ba kayong batiin o kumustahin na kamag-anak, mga beshies, mga mahal nyo sa buhay o kahit hindi nyo na mahal na nandito sa Pilipinas o abroad. So, go na po at text lang sa number na ito, 0918-620-7660. At kung meron din po kayong komento o suggestion, welcome na welcome po yan. At para lagi kayong updated sa mga balita at gawain ng NNC, hanapin nyo lang po at ilike ang bagong Facebook page, ang NNC One Nutrition, One Nation Radio Program. Ulitin ko po ang NNC One Nutrition, One Nation Radio Program. Pati na rin po ang official Facebook page ng NNC, yung National Nutrition Council Official. Libre nyo rin pong mababalik-balikan at maishishare sa iba ang ating mga nakarang episode sa Facebook at sa YouTube channel ng One Nutrition, One Nation. Kaya subscribe na po. Patuloy nyo kaming samahan at pakinggan sa One Nutrition, One Nation dahil gagawin naming masustansya ang inyong Miyerkules. Hanggang sa muli po, sa ngalan po ni Dr. Apet Dayanghirang, ang Assistant Secretary at Executive Director ng NNC, ito po si Jovi Raval na tuwi na ay nagpapaalalang sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Magandang hapon! Tumingin, dumungaw sa mundo. Ano man ang nais makakamit mo, kakaiba ang iyong lakas, tiyaga at talino. Kayang-kaya mong bilib ako sa'yo.